What is up, mga kaloyan? For today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano namin prinoses yung mga papers namin papunta na Puerto Princesa, Palawan! With restriction of government. Pero bago muna lahat, intro! Ang step number 1 ay bumili muna kami ng ticket. Tapos yung ticket na yon, nag-allowance kami ng 2 linggo para sa pag-process ng mga documents. At doon na rin namin tinanong yung mga kinakailangan. At yung personnel or ticketing personnel, binigyan nila kami ng link kung saan pwede kami mag-update or magtingin ng mga critical error. Ganito. Nagbigay sila ng link. Yung link na yon is para ma-update kami sa mga requirements ng yun. Airline na airline namin. Na para makuha namin yung update para sa airline namin. Kasi laging as per them, laging nagbabago yung mga requirements nila. So hindi yun consistent. Pwedeng may madagdag sa requirements, pwedeng may mabawa sa requirements. So yun. Step number 2. Next is medical certificate. Kapag kumuha ka ng medical certificate, bago mo yun makuha is 1 week. So, kailangan may allowance ka talaga. Kasi hindi kapag kumuha ka ng medical certificate, nag-request ka, is automatic on that day, makukuha mo siya. Hindi mo siya makukuha. Kailangan ng 7 days na allowance bago mo makuha yung medical certificate. And yung medical certificate na yun, after mo siya makuha, after 7 days, meron siyang expiration date. Na 14 days na. 14 days lang. So sakong-sakto siya kasi
nag-allowance kami ng 2 weeks. So, naubos yung 1 week namin sa paghihintay nung certificate, medical certificate. So, meron pa kaming 1 week. Tapos, plate na namin yon. So, meron pa siyang another 1 week para sa expiration date. So, sakto lang. Step number 3. Ang step number 3 natin naman ay ang pagkuha ng EEC or Entry Coordination Certificate. Kung saan, makukuha mo ito sa hanggang kung saan at makukuha ito dito sa palapsap, makukuha ito dito sa makukuha ito kung saan ka pupunta. Katulad sa amin, dito sa Puerto Peninsula. Dito sa... makukuha nyo ito kung saan lugar kayo pupunta. Ah, wala. Ito, ano ito eh. Makukuha nyo ito kung saan lugar kayo pupunta. For example, sa amin is sa Puerto Princesa. Bago nyo makuha yung EEC, ang magpaprocess nyo yung kakilala nyo sa lugar na pupuntahan nyo. So, meron din siyang mga requirements. First is ID ng pupunta. Second, barangay certificate na nagsasabing taga dun kayo. So, pagkagaling sa barangay, nung kakilala nyo, pupunta naman siya dun sa City Hall para kumuha ng EEC or Entry Coordination Certificate. And bago nyo makuha yung Entry Coordination Certificate, actually, nagtitakes din siya ng days. So, hindi nyo siya basta makukuha on the day na nirequest nyo. Yan. So, sa amin, it takes 3 days. But actually, dun sa ticketing outlet, ang sabi sa amin, makukuha siya ng mga 7 days or 1 week bago mo makuha yung request na EEC. Pero kaya, nakuha namin siya ng 3 days lang. Kaya kudos sa LGU ng Palawan or Puerto Princesa. At inasikaso namin to while naghihintay or habang naghihintay ay yung medical certificate. So, okay and na? And one more thing. Kapag ano kasi kami, LSI. Yes. So, it means... locally stranded. Individual. Individual. So, kapag LSI ka, yung requirement sa'yo is yung ID na requirement sa'yo is kailangan merong address, papatunay na talagang resident ka ng lugar na pupuntahan mo. Yes. And second is, kailangan kapag on process na yung EEC mo or Entry Coordination Certificate mo, hahanapan ka din nila ng birth certificate. So, kasama din yun. Yung birth certificate, kung doon ka mismo pinanganak sa lugar na yun. Pero kung hindi ka naman doon pinanganak, hindi ka na nila hanapan. Okay? Step number 5. 4. Ulit. Step number 4 pa lang tayo. Oh, para doon sa barangay certificate. Step number 4. So, sa step number 4 is, kailangan nyo na ng barangay certificate. So, upon pagkuha ng barangay certificate, of course, hahanapan ka nila ng entry coordination certificate. Kailangan tapos na yon kasi kailangan nila yon. And, of course, medical certificate. And, valid ID. And, sa valid ID na hinihingi naman nila, kailangan is resident ka naman ng inyong barangay para sa barangay certificate na kung saan ka nang galing. One day process lang siya. One day process. And wala rin kaming binayaran na kahit na ano. At same ng medical certificate, nare-request lang yon at wala din po yung bayad. Step number 5. So, step number 5, kinakailangan mo na dito, kumpleto mo na yung 4 na requirements. Kasi, ayun yung nga hanapin sa'yo para sa Travel Authority from PNP. Hindi mo naman kailangan pumunta doon sa main ng PNP.
makukuha mo lang siya sa police barangay ninyo. Ang unang-unang nilang hahanapin sa'yo ay ticket, med certificate, or medical certificate, EEC, or entry coordination certificate, at ang pang-apat ay ang barangay certificate. So, pag meron ka na niyang apat na yan, ibibigay mo siya dun sa barangay police. Then, meron kayong pipilapan na form para sa mga details nung pag-alis nyo, kung saan kayo pupunta or something ganon. Tapos, one day process siya. Kinabukasan naman siya makukuha. At, wala rin siyang bayad. So, baka hingan kayo ng bayad sa mga certificate, travel authority, and so on. Mm-hmm. Lahat po yun is free. Wala pong bayad. Wala hindi pong po bayad. Sila pwedeng humingi ng kahit na anong bayad sa inyo. So, so yun po yun. Okay. Masaya kami nakarating dito dahil napakaganda ng accommodation. Kita niyo naman sa background namin, di ba? Nasa hotel kami within 7 days at every day meron kaming 3 meal na nirarasyon. At lahat po itong accommodation namin, yung pagkain namin, lahat 'yon free, pati yung sa medical. And baka nagtataka kayo, why is it 7 days lang? So, actually, 14 days talaga yung quarantine. Shoulder lang ng city is 7 days. And yung another 7 days is quarantine sa bahay. Pero minimake sure nila every day, chine-check nila yung temperature namin. Kung okay ba kami, may lagnat ba kami, may ubo ba kami, may sipon ba kami, or any symptoms ng COVID, may COVID. So, bago naman nila kami i-release, itetest naman nila kami kung COVID-free ba kami, o kung positive ba kami. Siyempre, kapag nag-positive kami, magsistay pa rin kami dito. Yes. Hindi nila kami pa lalabasin. Kasi napaka-strict nila pagdating sa health protocol yun. So, for safety ng nakakarami, hindi lang para sa amin. Kaya sa LGU ng Palawan. Palawan, saludo ko sa inyo. So, sana nag-enjoy kayo at sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sana nabigyan namin kayo ng knowledge. Kung in case man na uuwi kayo ng mga province ninyo. At huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para hindi pa pala. Para notified ka. Para notified ka sa mga bago naming videos. At huwag niyong kakalimutan spread love around the world. Peace. Yun. Yung peace. Okay lang din yan.